Okay, so makikita nyo sa likod, ito yung Big Fright. Ito yung company na nag-hire ng mga Pilipino dyan sa Mercan, sa tapat ng POEA. So ang mga driver nito ngayon, mga Pilipino, yung first batch na dumating galing sila ng Ontario. So ito yung aking truck. So nandyan sila sa loob ngayon, kumakain. Kakusapin natin dahil minsan hindi kami magkikita dito sa highway. So sa mga gusto mag-apply sa Mercan, papuntang Canada, yung agency sa Pilipinas ay Mercan, sa tapat ng POEA. Pinoy Truck. So guys, sinabi ko nga sa inyo, ito yung mga driver sa Big Fright, first batch, second batch. So first batch, saka second batch. Okay, so doon sila nag-apply sa Mercan agency, sa tapat ng POEA. So ito na yung pagkain nila, ito na yung magpukain nila. Panalo. Ah, Burgi steak? Turkey. Mm. Oh, Turkey. Turkey. Ano, kumusta? So ito, si David, no? Saka saan ka nga, David? Antique, oh. Taka Antique? Oh, ito, si David, server dito sa ano, restaurant sa Prada. So ano? So kumusta ang ano, kumusta ang biyahe? Ayos lang. Ha? Ito, kumikita na ito ng dolyares, eh. Ako, piso pa lang. Piso lang ang kinikita mo? Ayaw mong bumalik sa Road 10? Huwag kayong maingay. Ha? Mahirap doon? Huwag kayong maingay na kumikita. Baka hold up ako. Malapit na akong yayaman. Pera na lang kulang. Yeah. So, yun nga no. Ulitin ko. Ito, mga galing sa Pilipinas. Galing ng Europe. Saan ka pa galing, pre? Iraq, no? Ay, yung nga pala. Iraq. Itong mga Iraq ito. Kaya yung nagkaroon kami yung problema sa... Oh. Passport dahil sa Iraq na experience. Itong mga driver na to, galing ng Iraq to sila. Ngayon, nag-apply ng visa, nasilip dahil mga Iraqi pala to. Ito yata yung mga nag-rape sa mga camel do. Kaya hinohold ng US ang kanilang US visa kasi dapat papunta na to lang, ano, ng Amerika. So, kumusta naman ang biyahe? Walang patid. Walang ano, walang tigil ang takbuhan. Buti pa kayo. Kumikita talaga. Miles per miles. Walang ganyanan. Ha? Kumuhari ka pa eh. Ikaw itong kumikita eh. Ito. Galing ng Road 10. Galing ng Pier. Yung mga taga-Pier dyan. Yung mga subscriber na mga taga-Pier. Oh. Kung kilala nyo to, si Adam Go. Galing ng Pilipinas to na driver ng sa... Road 10. Nakagaray kami sa maya, ano, sa maya, kung alam yung SM Hypermarket dati. Sa likod, Global Gateway na siya ngayon. Oh. So, soaking-soke niya ang Road 10. Harbor Center, di ba? Oo, sa Harbor Center. Di ba nag-drive ka na sa Pilipinas? Hindi. Mm-hmm. Ano? Transport? Hindi pinakamatagal. Hindi, nung umuwi ka galing sa Europe? Ang tropa ko dyan, sa City GSI. Ah, kala ko City GEL. Pati GITC. Ayan, yung mga kakilala nito, no? Ni, ano, ni Tisoy. Tisoy ba talagang tawag ninyo sa taong ito? Benji. Ah, oh, Benji. Yeah, so team driver sila. Team driver tong dalawa nito. Pero paano ba yung pag, ano, pagbabiyahe na kayo ng US? Solo-solo na o team pa rin? Team pa rin. Ah, oh, si Chris ngayon, team ng ibang lahi. Ibang lahi. Yun lang. Bakit? Si Valencia? Hindi kay Adrian ba? Hindi. Ay, Kuya Hill. Ay, gusto na kay Kuya Hill. Mabalit na ni Adrian. Pero so far sa ano, sa experience nyo sa winter driving? Kasi galing ka ng Europe, di ba? Nag-drive ka na si Snow. Okay na, no? Okay naman, wala namang ano? Oo. Hindi ka naman ayun ibago. Sa lamig. Ay, mas malamig dito. Mas malamig dito. Na, di ba kahapon, minus 40 yata? Asan ba kayo kahapon? 38 kami. Oh. Ikaw, Adam. Ikaw, galing ka ng, hindi ko, ah, galing ka ng Iraq, pero hindi namang snow? Ano lang, ingat lang. Malamig lang, dun sa Iraq. Malamig lang. Malamig talaga. Pero walang snow na talagang snow. May snow siya, kaya lang hindi ka kaya dito makapal. Oh, so hindi ka na inibago nung nagda-drive na dito na ano, na makapal ang mga snow sa highway? Kaya lang, ingat lang talaga. Kailangan dahan-dahan lang. Anong klaseng dahan-dahan? Anong speed? Mga sandaan?
Pag nakita mong daan na madulas, mga 70-80 na lang. Mga 120 naman. Ay, die kayo nung isa, si 160. Ah, 160 daw siya. Oo. Oh. Lumulusong ng 160. Basta pag madulas yung daan, 80. Safety lagi. Laging safety. Yeah, laging safety. Mahirap na. Mare, 40. Mahirap pag madulas talaga. Eh, hindi kayo nahihirapan na ano, yung gagay na magta-tarp-tarp kayo? Naku po. Ha? Yung pagta-tarp namin ang problema. Para ka nagtutupi ng plywood na manipis. Eh yung pagbubuklat nyo ng ano, ng trapal, hindi mahirap? Hindi na mahirap. Yung tarp dito na nanuntok. Kasi di ba, bumabalik siya, di ba? Bumabalik. Dahil sa sobrang... Pati yung tali, lalo yung pag-tali na ano na siya sa snow. Nagigilo na yun. Yung tali niya, tatayo na yun. Oh? Tumo tayo na yung tali. Parang kahoy na yung ano. Bakit? Ano man tali? Yung malalakpad na tali? O yung... Ah, hindi ba ano? Hindi ba yung kadina? Pero may kadala kayong kadina? Meron. Pagka mga bakal, pangarga namin, may kadena. Oh, tangin ang trabaho na yun. Mga pagka ibang ano na. Di ba pag... Pero kadalasan puro... Tinutok yung strap. Tinutok yung ganun. Pag namin isa sa nag-ilo na yun, ang hirap na baklasin nun. Oh? So, babad na babad talaga kayo sa ano? Sa labas, ano? No, pag ano lang naman, pagkargahan, di ba? Mm-hmm. Pag magkakarga kayo at saka mag-unload. Hindi naman araw-araw kasi malayuan naman ang takbo. Oh, so mas maraming time sa driving kisa dun sa magkakarga, no? Oh, yung pagkarga mo, siguro magkano ka ng mga... Magka-tarp kayo, magkano ka ng 3 oras, 4 oras. Tarp. Pero nung last mong sinabi sa akin, nasa Quebec kayo, di ba? Mm. Quebec? Akalaan mo, nakarating ka na ng Quebec? Oo nga. Samantala lang dati, nasa nanaginip lang road, lang dati. Road trip pa lang? Sa road 10 ka lang dati, road tapos 10. Nakarating ka ng Quebec, nakarating na... Ayun ang biyahe, ang daming ano, ang daming mga lugar so, na pupuntahan. Road, pinipilahan ko pa nga sa ano yun eh. Tulog dun sa daan ng road 10. Pagising dun pa rin. Gising mo, nandun ka pa rin. So yung mga mag-a-apply, kasi alam kong marami sa inyong gusto mag-apply na nasa Saudi Arabia. Ayun, ito sila. Ito yung mga example. Ito yung first batch saka second batch. Makikita nyo naman. Ito yung mga unang nagtagumpay sa class 1. Kumikita talaga sila. Kailangan ng sure sila sa papel nila. Defect. Ano mga kailangan kasi maraming nagtatanong ano mga kailangan ikaw talagang maraming nagtatanong sa ano mga requirements na kailangan nila. Number na dalhin pagpupunta sa Merkan. Number 1 ano sa ngayon nagbago si Merkan, kailangan IELTS is the key. Kailangan pasado ka na ng IELTS. Tsaka number 1 yung experience mo. Straight ka, meron kang straight na 3 years kasi kung 1 year lang, halimbawa 18 months ang bilang nila doon, 1 year lang at saka ayaw ng sandali, ang 18 months 1 year lang bilang ng immigration. That's ano no? 1 year and 6 months 1 year lang yun? 1 year lang bilang nila. Kung ang bilang mo eh, halimbawa 18 months sa kabila 14 months edi 3 years ang bilang ng immigration dito 2 years lang. Pero kung may diretso kang 3 years na tuloy-tuloy sa isang kumpanya mas mabilis kang ma-aprobahan. So ano ba talaga yung minimum experience niya? 4 years or 3 years? Ano? Mas maganda at least 5 years. 5 years. So, mas maganda kung meron kang ano, experience sa abroad, ano? Kahit hindi na. Basta lang yung pulido yung ano mo, experience mo. Hindi putol-putol. Hindi lipat-lipat ng kumpanya. 3 years lang natanggap ka na. So, ano yung ano? Ano yung ano? 9 years, 3 years, tapos 5 years. Tapos... 9 years ulit. Oh, kita nyo, ang haba ng experience nito. So, yung experience nyo, IELTS, saka experience, ano pang mga requirements? Tapos, yun na, lahat ng dokumento, pati dokumento ng pamilya nyo, ipa-ano na, yung hindi lang basta diploma, kukuha ka ng sa DepEd. 137? Form 137. Kung graduate ka ng college, kukuha ka rin ng... Transcript of record. Okay. Tapos bago pupunta kay Merkan, pero pag pupunta kay Merkan, kailangan may IELTS ka na. Kailangan may IELTS ka na para may pila ka nila. Ma-line up ka, no? Ma-line up ka. Or ma-accommodate ka nila doon.
Kasi hindi ka talaga nila tatawagan kahit na ba 50 years experience ka. Pero kung wala kang IELTS, wala, hindi ka nila tatawagan. Oh, see, yung mga nagtatanong, no? Na ano? Pero kailangan nga talaga, pre, na ano, pre? Yan, truck driver, di ba? Mm. Hindi pwede yung 10-wheeler. Mm, kasi mahalata naman sa mag-trade sa'yo. Oh, okay. So kung paano yung mga 10-wheeler experience, hindi pwede? Kailangan talaga truck trailer talaga siya. Hindi, combination. Ha? Ikaw lang mapapaya po dati. Ikaw lang mapapaya. Oo, oh, kasi pag sa 30s ba may atrasan? Oo, oh, mayroon. Okay. Tapos yung mga nagtitrintis galing pa ng Canada, no, ng mga driver. Okay, so yung mga ano, ha, yung mga nagtatanong kung ano mga requirements yun, sinabi na niya, kailangan pulido yung experience nyo. May certificate of employment kayo. Baka naman gagawin nyo lang yun sa Recto yung mga certificate of employment. Matitrace din kayo. Madali matrace dito. Dahil may SSS, di ba? Makalusot ka man, makarating ka dito. Pagdating mo dito, kulong ka. Nako, huwag nyong gagawin yun. Kaya yung mga nangangarap na mag-drive sa Canada, ito sila. Ito yung first batch ng Merkan sa Big Pride. Tsaka ito. Mga saglit lang kinuha ang mga license nito. Napakasaglit lang kinuha. Dahil nakapokus nga sila sa kanilang ano, sa pagre-review at saka sa training. Kaya hindi sila nagtagal sa ano, sa training. I mean, sa bahay nila. Pagka exam ng class 1, pasa. Class 5, pasa. O yun, biyahe na. Sa bahay ni Kuya. Sa bahay ni Kuya. O di ngayon silang dalawa, team silang dalawa. Ang maganda kasi, dalawang Pilipino mag-team dahil nagkakaintindi yan. Hindi kagaya yung team mo puti. Eh, siyempre, may ilang ka, maubusan ka ng English doon. Eh, sa halip na ang what is your name, magiging how much is your name na. How's your name? House. Yung warehouse. Warehouse. Your name? Warehouse. Where the house? Si ano? Yung pinus ko. Yung pala madaling matawag. Sakit nang tiyan ko kakatawa ng hayop na yun. Warehouse? Yung malaman niya. Ay, putang na marunong ka pa lang. Hindi na, tama na po rin yun. Marunong pa tuloy. May pangarap kayo, pagsikapan niyo mabuo. Huwag kayong makontento sa Pilipinas na hindi naman tayo binibigyan ng pahalaga talaga. Na, dito, mapipil mo dito na special ka. Maganda yung maging trabaho mo dito. Safe yung pamilya mo nandito. Kaya, mangarap kayo. Punta kayo dito sa Canada. Kung may kakilala kayo, magpatulong kayo. Lalo na American ngayon. At magro-routy sila. Ano yun? I-grab yung chance. Habang may pagkakataon. Yeah, yun nga. Pag nangangarap ka, kailangan wag lang yung pangarap. Oh. Di ba? Kailangan sabayan mo ng gawa. Kasi kung nangangarap ka lang pupunta ng Canada at wala kang ginagawa, pangarap lang yun. Oh. Tsaka, wala. Hindi malaki ang gastos ng pag-apply dito sa Canada kasi ano, hindi naman naniningil ng placement pay ang Merkan. Kaya ang lahat ng mga gastos mo lang, medical at saka yung ano lang, papeles mo lang. Pag nakompleto mo lahat ng papeles mo, ayos na. So ito, mga Pilipino din tong cashier dito sa Prada. Yun, yung nasa kusina, Pilipino rin yan eh. Pwede ba kami mag-shoutout? Okay, shoutout pre. Shoutout kay Melvin, sana magpagaling siya dyan. Bakit? Nasaan si Melvin? Nasa Toronto kasi yun eh. Ano nangyari? Medyo may sugat kasi yung sa loob niya yung puso. Ano ko, yun lang. Ben, nakaling ka dyan. Nako. Nasa loob ng puso, iba yun. Nako, yun lang. Pre, shout out. Takasang ka nga? Santipolo lang, sir. Oh, Santipolo. Takantipolo to, mga Pilipino. Nako, anong nangyari kay Melvin? Na broken hearted pala. Tsaka paano lang, happy Valentine's Day sa asawa ko tsaka sa first baby ko. Oh, congrats with first baby mo. Kaya pre, asikasuhin mo yung PR mo para makuha yung baby mo dito, pre. Ayun na siya, tumatakbo na rin siya. Oh, tumatakbo na? Biometrics. Ayun, pag nakuha na yun. Biometrics yung family? Pareho tayo? Oh, congrats. Biometrics? Ito, biometrics na rin pamilya na. Paglabas na ng business, 6 months lang bali ka, kanina na-receive ko lang. Ba, ayos ah.
months 13 dapat mapasa. Pre, pag na-PR kayo, huwag kayong magtatagal dito. Batsi kayo sa magandang lugar. Magandang opportunity. Yeah. Tapos na kami! Babiyahin na uli. Canada eh? Canada eh. Basta pasok kayo sa Garden City. Ha? Edit ko lang, pre. Ha? Edit ko lang. Lamig? Hindi sa akin yung truck na yan. Trucker.